Hi guys, welcome back again to my channel. I'm back with my new art of Mr. Felmark Flores. Again guys, if you're new to our channel, make sure to subscribe, like, comment down below. So ngayon araw to guys, we will be having a reviews and reaction at guys sa Maria Clara at Ibarra guys, episode 15 na po tayo. Actually guys, no, hindi ko pa na-upload yung mga tatlong episode guys na aking pinanood, diba? Alam ko talaga matagal ako, alam nyo naman matagal akong makapag-upload ng videos guys. Pero nakaready na talaga siya guys. As of now, no, we will be reviewing the episode 15 ng Maria Clara. Pagpasensya nyo na guys, talagang nalilay tayo ng upload. Actually, hindi na ako hindi na ako naghumahabol sa mga views or what, 'di ba? Hindi na ako humahabol diyan. Ang importante is yung na-i-share ko yung episode na to, na i-share ko yung knowledge about sa Maria Clara at Ibarra, kasi every time na nag-i-spend ako ng time dito sa Maria Clara at Ibarra, ang dami kong natutunan. Parang bumabalik din ako sa history, parang nandun din ako sa pangyayari noon. 'Di ba? Marami tayong emotions na napakita dito sa ating channel, 'di ba? Napasaya tayo, napatawa na tayo, napaiyak na tayo, syempre kinilig din. 'Di ba? Halos lahat ng emotion nandito na sa atin, guys. 'Di ba? Napakita na natin 'yan. So, anyway, ngayong araw to guys, no, episode 50, last day. Friday na po ngayon and ngayong araw ay ipagpapatuloy natin yung pinanood natin, no? Ano kayang mangyayari sa kay Maria Clara at kay Clay, ano ba talaga yung mangyayari sa episode na to guys. Ready na tayo, no? Gusto ba Ibarra? Nakikita niya kahit isda, hindi kakainin ng kanyang mga labi tulad ng kanyang ama. Ang tindi talaga ng tama mo, sir. Sino ba yung dalagang sinasabi? Lakad ka naman sasabihin sa'yo. Nang ma-warningan ko siya. Dahil yung mga ganyang pagmumukha, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Sandali, bigi-bigi. Anong meron sa akin pagmumukha? Kung effect. Anong sabihin ng effect? Secret. Pagmukulit. Pangit. Totoo nga, mahal. Katawa-tawa nga pa ang aking wangis. Oo. Pero ibig sabihin nun ay gagawin ko rin ang lahat upang makapiling ka lamang. Kagaya mo rin ako, mahal ko. Ipaglalaban ko ang ating pagmamahal. Ipaglalaban ko. Tawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit na makikipagkita ako kay Maria Clara na hindi niyo nalalaman. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo, Crisosto. Kaya pakiusap, pasensya, distansya. Pakiusap, pasensya, distansya. Para sa'yo. Okay lang po ba talaga kayo, sir? Ayos lang ang aking amigo. Ikaw ang aking iniisip. Naiso bang samahan na katapawin? Hindi na pre, okay na ako. Hindi na pre, okay na ako. Pasimple nito si Pidel eh. Sa ating mga Maria Clara. Para kayo hindi mga babae, hindi na kayo nahihiya. Lumuhod kayo. Hindi kayo lalabas sa silid na ito hanggat hindi nyo natatapos ang inyong pagdarasal at paghingi ng tawad. Para na silang magkapatid talaga. Magsisimula ang mga suliranin namin ni Crisostomo pagkatapos ng pagtitipon sa aming tahanan. At nagkatotoo lahat yun. Sino kayo? Isa akong kaibigan ng senyor. Mahalaga lang ako sasabihin sa kanya. Ano bang batid mo ang kahihinatnan namin ni Crisostomo? Ito yun. Para and Maria Clara's love story is a tragic one. Pangako, hanggat nandito ako, akong bahala sa inyo ni Sir Ibarra. Kaya hindi mo mababago ang history talaga, promise. Sasabihin ko na sa'yo kung ayan. Chacho, andito ba si Senyor Crisostomo? Nakausap kita, Indio. Narito bang iyon ang amo? Sandali lamang, Senyor. Pinatawag siya ng aking kasama. Wensa! Bakit ka sumasagot na hindi humaharap sa'yo na kausap? Dahil na hindi ako kung sino lamang. Pero sa ninyo ka na tiyan ang respeto. Ipili may perdon! Hala ka. Muntay ka na yun ah. Adonai mobile, qual più mal ve
Patay, baka papahuli yun. Tanda pala ng lasingerong ano ni Mang Anding. Ah, puti. Andito ang kriminal. Sino kriminal? Ang piloto na lumabas lang sa dating kura sa akin. Si Elias. Ulit, ano ang gagawin niya rito? Senyor, siya po yung lalaking nakita ko dito kanina. Senyor Crisos, ano ang ginagawa ng kriminal na yon sa loob ng iyon na pamamahal? Hindi ko rin batid, senyor. Senyor! Senyor! Patawad, senyor. Hindi namin inabutan na magnanakaw. Mabilis ang tumakbo at nawala sa aming paningin. Mal! Magnanakaw? You know, Alferez, ikinalulungkot ko na dito pa mismo sa aking tahanan nangyari ang pagkutulong ito. Ngunit, maaari ko bang malaman kung bakit bigla kayong napasugod dito? Ako'y naparito upang ibigay alam sa'yo na pinahintulutan na ang permiso upang maganap na ang pasinaya sa itatayo mo na eskwela. Wow. Hindi ko rin napalitan ang dadalo rin doon ang alkalde. Ngunit hindi ko inaasahan na isang masamang tao pala maabot ako dito. Pasensya, senyor. Ngunit maging kami ay hindi namin batid ang ukol sa hindi inaasahang bisita. Ngunit mas nais kong isipin ang magandang balita ng inyong atid. O kaya't maraming salamat po. Naway matapos na ang lahat ng ito para sa ating nalalapit na inaugurasyon. Si Senyor, hindi akong walang masasayang na bawat segundo ang ating mga trabado. Todo estará listo para el evento lo antes posible. Gracias. Un placer, señor. Digo, ay nagpapahinga at maaga pa ang isa bukas. Siguro ay dito na lang ako bukas, amigo. Kaysa masira lamang ang araw ko na makinig sa mga sermon ng frailing galit naman sa akin. Talaga? Kahit naroon si Maraclara? Tila ngayon ka na lang yata nalabik sa pagdala ng misa ngayon. Siyempre, nanot si Clay. Yes. Yes, oy. Binibining Clay. Sa misa. Amigo, baka higit ka papasok naman ang prele kung hindi kayo makikinig ba? Bueno, may punto ka. Isang araw, di ba? Masaya ako na nandito ka pa rin pala. Ngunit, ikaw ay tila naninilaw.
mabuti siguro kung magpahinga ka na muna. Pagkipawalalaan sa inyo. Ganyo po ay hindi na po makapaghintay para sa inaugurasyon ng eskwela. Maraming salamat, sa inyo. Bakit ito yung sinasabing naninilaw? Ang gusto mo rin. Baka may sakit. Psst! Baba! Repetiré lo que dije en el nombre de Dios. Espíritu tuum bonum de diste cuido cheren ellos et manda tuum contribuiste ab oreum et aquam de diste incide. Ito na ba ang nakasanayan ng bayan na ito? Wala lang ako'y mawala. Matrisalde ay may sakit. Kaya ako ang ipinadala rito ng Panginoon upang pukawin ang natutulog niyo ng pananampalataya at takot sa bayang ito. Hindi niya tambatin ang mainit na parusa ng impyernong naghihintay para sa inyong mga indyo. Katahulang kayo ng konting ginto. Akala niyo ko sino na kayo. Ang indyo, kahit na anong bihis, kahit na anong nakanasigura, ay indyo pa rin. Ang indyo, kapag nakasakay sa kanyang kabayo at nakasalubong ang pare, bababa ito mula sa kanyang kabayo, magbibigay respeto, at muli siyang sasakay lamang kapag kawala na sa kanyang paningin ang pare. Yung may binaon na rin sa limot, ha? Yung may nanangaral or nagagalit? Ay matutulad na rin sa mga bulok na kaluluwa ng mga incheck na walang pananampalataya. Bo? Tagandang sinasakot ng mga dayuhan ang bayan nito. Mga dayuhan na kampon ni Satanas. Makakahiya naman sa'yo. Coming from the Mananapo himself. Oo nga. Oo nga. Tama ka, Dick Clay. Totoo yun. Demonyo ka din. Ano yun? Tapos na? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién demonio está sonando la campana? Naku, ikaw ang demonyong panot ka eh. Aba, mas malala ka pa sa walang pinag-aralan. Naku, demonyo ka nga. Ikaw ang demonyo. Huwag na kayong makinig dyan. Ito po. Deserve nga. Sentaos todos. Adonde vais? Bo, bo, bo. Hindi ba
Misa ba yun o po ano? Pagmamando. Aba. Nagbabalat ano? Nagbabalat kayong tupa. Ano, tupang nagbabalat kayo. Skupo Padre Damaso. Mga slal malalaka pang o, sa ano eh. Aso. Hayop. Ba? Speaking. Oh, bihis na si Elias yan. Oh, Elias nga eh, bihis na. Diba? Senyor, mag-iingat kayo sa pasinay ng inyong eskwelahan bukas. Lapit sa bukay. Sa malaking bato. Boss, si Clay. Senyor. Ngunit, muling malalagay ang kanyang buhay sa grave. Ano? Bantayan niyo siya sa pasinaya bukas. Lalo na sa taong dilaw. Taong dilaw? Taong dilaw? Sino yun? Ay, oo nga yung taong dilaw. Yung sinasabi niya, yung ano, yung trabahador na sinabi niyang maninilaw. Di ba? Oh my God! Si Pidel. Ano? Pinag-uusapan niya ng pilot? Selos yan. Anong ginagawa mo dito? Ha? Ginagamit mo ba ang simbahan para makipagtagpo sa isang lalaki? Hmm? Hindi mo na kinalang ang tahanan ng Diyos! Siko po. Tayo na. Hindi mo ko sinaranasan eh, Charis. Hindi mo naranasan magka-jowa. Sabi na nasa pahali pong buhay ni Krisusto. Eh, yun kasi yung sabi ni Elias eh. May nabanggit pa nga siyang taong dilaw. Tapos bigla na lang siyang umalis. Umeksena na yung ate mong judgmental. Auntie. Nakatitiyak ako na hindi mapipigilan si Krisusto na ituloy ang pasinay ng kanyang eskwela. Kaya kailangan naroon din ako. No. Yawa. Ayinobas. Hindi ka pupunta sa pasinaya ng eskwelahan ng anak ng ereheng yon. Naku po. Mukha mo. Solo bas. Ake darte aki. Dapat ikaw rin tabunan sa hukay eh. Wala ng hukay-hukay. Ano? Ayan, magpaka-plastic apply para ano, para kunyari magalang. May pawitik-pitik. Madumi. Magandang araw po muli. Buenos dias po. Ano po napasubot kayo muli? Por eso me enterado del plan de tu hija. Na si Raw ay pupunta dun sa seremonya ng eskwelahan ni Ibarra. Clarita, hindi pa ba malinaw ang utos ko sa'yo kagabi?
At... Papa, nasa pangani ba mo? Senyorita, hindi niyo ba narinig ang inyong papa? Dito ka lang. Hindi lang si Maria. Pati ikaw. Ay. Pati ako. Padre, mabuti pa. Doon muna tayo sa komedor. Kumain muna po kayo. Vamos. Vamos ako na. Bakit mo naman ako pinigilan na sabihin sa papa na nasa panganib ang buhay ni Christopher? Hindi narinig ng nino mo. Eh, malay ba natin kung involved yung kontrabidang first na yan sa assassination attempt ng jowa mo? Jesus, Maria Jose. Masalita ka nga na maayos. Hindi ko talaga naiintindihan ng iyong mga wili-wili ka. Basta huwag kayong mag-alala, senyorita. Gagawin ko pa rin ang lahat para makatakas ako at makapunta doon bukas. At sisiguraduhin kong walang mangyayari masama kay Senyor Ibarra. Oh, my guardian angel. Oh, nagtatawag ulit. O, alas 12 na. Mga ina. Mag-iingat ka, kuya. Si Baran dapat mag-iingat. Siya hinahanap. Natapos na lahat ng agahan. Buong akala ko po'y nakahiga po sa kama, ngunit mga una na nakatakulog ng kumot lamang ang natatnan ko. Ay, mujer! Lastima! Saan po kayo napunta? Nakatitiyak ako na mukhang may ginagawa na lang kalokohan yung babae niya. Tamang hinarap talaga sa Tia Isabel, eh. Ang ginawa ko parang papasukin ang babaeng yan dito sa tahanan natin. Totoo kay Tia Isabel pag nagagalit, eh. Yung ibig... Isko po. Si Padre Salvi. Padre Damaso, nandito din po. Ang plastic talaga ng mukha nito. Mukha nito. Wow. Piling ko Goldilocks yun. Goldilocks. Pogi niya, ano ba? Dito yung Strillio. Bilis, Clay! Diyos ko po. Aabot ka, Clay. Ito na ako, Sir Ibarra. So near. It's so far. At ano naman ang gagawin mo? Ibinig mo? Patay. Diyos ko po. Akala ko po naman anong mangyayari na eh. Dumating patuloy yung professor. Sir, long time no see, ah. Ang galing niyo talagang tumahimik. But now see now. Pwede magkaganap ng malaking eksena nandun si Sir Boo. Masyado ng maraming revision na ginagawa mo. At hindi ko napapayagang pang gawin ang mga kahibangan mo na ikapapahamak mo. Eskwela ay bunga ng mga tulong ng kapitan, Gobernador Filio, at ng sentrong pamahalaan na siyang sumuri sa kaalagahan ng eskwelang ito sa bayan ng San Diego. At bukod dyan ay kailangan din nating magbigay pugay sa simbahan at sa mga alagad dito sa kanilang pagdalo
upang bigyang bendisyon ang ating sisimulang gawain. Yan eh. Malibo kayo, sir. Nagbabago mo. Slowly but surely. Sigurado naman ako na balitaan niyo yung nangyari kay Maria Clara. Nagiging palaban na po siya, sir. Hindi na siya yung Maria Clara na nababasa natin dati na sunod-sunuran lang. Proud ka pa, ha? Ngunit higit sa lahat. Proud ka pa, ha? Ay nais kong taus-pusong magpasalamat sa mga estudyante na siyang tumulong para may saayos itong pagpapasinayang ito. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili pagkat kayo ang tunay na pag-asa ng bayan ng San Diego. Viva San Diego! Kasas kumay para! Viva San Diego! Aba, yung mukha ni ano, yung Padre Damaso, mamasuhin ko ulo mo. Lalo ko sinasabot na ng matauhan dito dahil pinaaasa mo. Wala ka nang magagawa sa maluwang sakit ng bayang ito. Ang mga tauhang pa-terminal na. Kung ganun, sir, ano po bang mangyayari kay Sir Ibarra? Mamamatay po ba siya? Ano ba kasing ending nito, sir? Oo. May mamamatay ngayon. Pero wala kang magagawa. Sana hindi. Grabe naman, binitin tayo. Aba, Monday na naman. Kalipas. Sana hindi muna. Mangyayari bukas. Ngayon, nakakaawa ko, hindi ko makasama ang hindi naman. Alam na akong di alam mo isa na nangunguli lang sa kanya. Anong gagawin natin, primo? Hindi ko kumain ng agahan si Clarita. Anong magagawa ko? Ito payo ng kanyang nino. Isang pagtitipon? Doon na himatay si ano? Pagtitipon ay para lamang sa mga pedalang opisyalis. Ikaw ang bagong kura na ipinalit sa aroganteng Damaso. Excellent, yeah. Narito na po ang Ginoo. Oh, sino yun? Si Ibarra siguro yun. Biting. Ano kaya mangyayari yan bukas, guys, no? Ay, sa Monday pala, di ba? Abangan natin yan sa Monday. Kung ano mangyayari. Sino kaya mamamatay? O may mamamatay ba? Di ba? Well, anyway, yun na yung reviews sa kanila, guys. No, nakakagigil lang talaga. No? Wala na akong masabi kasi syempre nasabi ko na kanina yung mga gusto kong sabihin sa kanila. Again, guys, no, salamat kasi nakarating sa part na to, and I hope na huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel natin. No, once again, this is Salmac Flores, nagsabi sa inyong lahat ang pinkamagtanan.